Hello mga kabantahera! Bago po tayo magsimula, please subscribe sa ating munting channel. Dahil alam niyang plano lahat ni Lena, kaya din daw pumunta siya kay na Conrad. Sinabi ni Lucas kay Vanessa na patingin daw ng kanyang cellphone, pero itinago niya ito. Bigla namang dumating si Adrian at sinabi na everything's okay here. Nagsalita si Vanessa na hindi daw naniniwala si Lucas sa kanya tungkol sa pag-convince niya kay Miguel. Sinabi naman ni Adrian na that's true dahil sumama siya sa kanyang ina kanina. Tumawag naman si Allison kay Rambo dahil sinasabi niya na kailangan niyang may kausap. Kausap ni Adrian si Vanessa at sinasabi nito na hindi daw habang buhay ay makapagtago ito kay Lucas. Ba't daw ba ayaw sabihin ni Vanessa ang totoo, sabi pa ni Adrian, at kung ayaw niyang sabihin, siya na lang daw ang kikilos. At sumagot naman si Vanessa na Adrian, if you know what's good for you, hindi daw kikilos si Adrian. Nagtanong naman si Adrian na kung bakit kasama siya sa sikreto. Tumawag si Brian kay Vanessa at nagtatanong kung nasaan daw ang kanyang passport dahil inip na siya. Sinabi ni Vanessa sa kanya na hindi pa naasikaso dahil maraming problema sa kumpanya. Pero sinabi na Vanessa na huwag daw itong mag-alala dahil makakarating ang kanyang passport sa kanya. Sinabi ni Brian na siguraduhin lang daw ni Vanessa kung ayaw niyang dumiretso siya kay Lucas. Mapipilitan daw siyang magsabi ng totoo kay Lucas para matulungan siya, sinabi pa ni Brian kay Vanessa. Tinanong ni Vanessa si Brian kung tinatakot daw ba siya. Sinabi niya kay Brian na sila ang magkapatid at siya ang nagpakain dito nang namatay ang kanilang mga magulang. Si Vanessa daw ang nagbigay sa kanya ng trabaho at si Vanessa ang bumuhay sa kanya. At ngayon daw ay pagbabantaan lang siya. Sumagot si Brian kay Vanessa na kung magsalita daw si Vanessa ay parang wala siyang ginawa na siya daw ang tagalinis ng kalat nito. Sinabi ni Brian na gawin na lang daw nila ang gusto nitong mangyari para manahimik siya. Nagtanong naman si Adrian kay Vanessa na kung may alam ba si Brian sa kanilang sikreto. At yun daw ba ang ginagamit ni Brian na panakot kay Vanessa. Pero sumagot si Vanessa na walang kinalaman si Brian. Dumating sa bahay ni Conrad si Lena at nagtanong si Conrad kung sino daw ang nagpapasok sa kanya. At sinabi ni Lena na pwede naman siyang pumasok kahit anong oras dahil bahay naman ni Conrad at ama niya ito. Kaya magiging bahay niya na rin daw. Nagtanong si Conrad sa kanya kung ano ang kailangan niya. Pagkatapos naguluhin ni Lena ang kanyang mga anak, sinabi ni Lena na kailangan namang malaman ng kanyang mga kapatid. Sinabi ni Conrad na oo sa tamang panahon, hindi pwedeng biglain daw ang kanyang mga kapatid. Sinabi naman ni Lena kung hindi niya ginawa habang buhay siyang itatago ni Conrad. Sinabi ni Lena na ang gusto niya lang na ipakilala siya. Pero sumagot si Conrad na pinag-usapan na daw nila. Pero nagbago na daw ang isip ni Lena. Lalo na sa ginawa sa kanya ni Rachel. Dahil baka pag nalaman ni Rachel ang katotohanan ay hindi na siya pagtatangkaan pa. Pero sinabi ni Conrad na hindi magagawa ni Rachel dahil mabait daw ito. Sumagot naman si Lena na anong hindi at bakit ipinagtatanggol niya daw si Rachel. Sinabi pa ni Lena kay Conrad na anak rin daw siya nito kaya kailangan maging patas siya. At huwag daw mag-alala si Conrad dahil wala siyang habol sa yaman nila. Ang gusto lang daw ni Lena na formal siyang ipakilala sa kanyang mga constituents at sa mga partners ng kanyang mga negosyo bilang anak ni Conrad. Nang dahil daw sa ginawa ni Rachel ay nalagay sa peligro ang kanyang business kaya kailangan niya ng mga connections ni Conrad. Nagtanong naman si Conrad na kung yan lang ba ang gusto ni Lena, madali lang daw gawin. Sinabi ni Lena na gusto niyang ipakilala siya mismo sa appointment ng COO ni Adrian. Para maliit lang daw ang kompetisyon dahil malay daw ni Conrad na Royal Wellness lang pala ang inihintay nilang partnership, sinabi pa ni Lena sa kanya. Pero sinabi ni Conrad kay Lena na hindi niya daw magagawa dahil mainit ang dugo ni Lucas sa kanya. Sumagot naman si Lena na anak naman daw siya ni Conrad at yun lang ang paraan para makabawi ito sa kanya. Sumagot si Conrad kay Lena na sige, I'll see what I can do. At nagpasalamat si Lena kay Conrad at umalis ito. Galit si Vanessa habang kausap ni Conrad sa telepono at sinasabi na ang kapal ng mukha ni Lena para pumunta at bumalik sa mansyon. Sinasadya nga daw talaga ni Lena na makita si Rachel at si Conrad. Nagtanong si Vanessa kay Conrad kung ano ang kanilang pinag-usapan. At sinabi ni Conrad na marami.
Gusto daw nila na naipakilala siya bilang anak ni Conrad at ipakilala sa kanyang mga kapartner sa business. At doon mismo sa appointment as COO ni Adrian. Kaya napaisip si Conrad, sinabi naman ni Vanessa na bakit lalapit si Lena kay Adrian. Nagtanong si Vanessa kay Conrad na ano kaya ang binabalak ni Lena dahil ginagamit siya. At sinabi niya na this is bad, Conrad. Kung tatay daw ang turing ni Lena sa kanya, ay sapat na yon para itago ang sikreto, pero bakit parang iniipit niya pa daw si Conrad? Sinabi pa ni Vanessa na hindi naman daw ginagalang si Conrad, minapula lang ito at pinapasunod sa kanyang gusto. Sinabi pa ni Vanessa na hindi kaya alam na daw ni Lena ang results. At sumagot naman si Conrad na yan ang gusto niyang malaman. Dahil pag alam na daw ni Lena, ay kailangan nilang humanda. Abangan, sinasabi ni Lena kina Ramona na hindi daw siya aatras sa mga narsiso at kay Conrad at hindi siya natatakot. Thank you for watching mga kabantahera. Please leave your comment para ating mapag-usapan. Keep safe and God bless always! Please like and subscribe mga kabantahera!